Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na maging sa bansang Canada ay may mga nadidiskubre na talaga namang gumigimbal sa buong mundo? Kaya mula sa isang ilog na bigla na lamang nagkulay berde hanggang sa fossil ng pinakamatandang jellyfish na hindi mo aakalain kung ilang taon na ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na diskubre sa bansang Canada. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, ang berding ilog ng Gold Stream. Okay, nakarinig ka na ba ng isang ilog na bigla na lamang magkukulay neon green sa loob lamang ng isang gabi? Well, paano kung sabihin ko sa iyo na nangyayari yan? Katulad na lamang noong December 29, 2010 sa Gold Stream Park, na kung saan ay laking gulat na lamang ng mga tao sa Canada nang bigla na lamang nagkulay neon green ang kanilang ilog. Pero wait, hindi pa dyan natatapos ang misteryo. Kumuha kasi ang staff ng park ng mga samples mula sa kakaibang tubig na ito at nadiskubre nila na ito ay naglalaman ng fluorescent substance. Oo, tama ka nang narinig. Ang dahilan kung bakit bigla na lamang nagkaganito ang kulay ng tubig ay dahil sa kakaibang bagay na parang sa mga pelikula lang natin napapanood at nakikita. Pero wala namang dapat ipag-alala ang mga tao. Dahil ang mga materials o substance na nakita sa tubig ay hindi naman itinuturing na toxic, kaya naman walang mapapahamak sa kung sino mang tao ang gusto yung maligo sa kakaibang ilog na ito. Naresolba man ang misteryong bumabalot sa ilog, pero talaga namang isa pa rin ito sa mga kakaibang pangyayari sa ating kalikasan na maituturing nating cool at kakaiba. Number 9, pinakamahabang suspension bridge. Ang suspension bridge na ito ay tinatawag na Capilano Suspension Bridge. Ito ay matatagpuan sa Vancouver, British Columbia at tinuturing ito na pinakamahabang suspension bridge sa ating mundo. Ito ay orihinal na binuo noon pang 1889 ng isang Scottish engineer na si George Grant Mackay para mas madali niyang mapuntahan ang kanyang sawmill. Ito ay ang lugar na pinagbabagsakan ng mga naputol na punong kahoy. Pero syempre, sa paglipas ng panahon ay nag-iba rin ang pangangailangan ng lugar na ito. Kaya naman ngayon ay itinuturing na itong atraksyon para sa mga gustong bumisita sa lugar. Dahil kung sakaling mabisita ka dito ay talaga namang makikita mo kung gaano kaganda ang kabuuan ng lugar, dahil kitang-kita mo mula sa taas nito ang bawat sulok ng kanilang bayan. Pero kung takot ka naman sa matataas na lugar ay talaga namang hindi ito inirerekomenda ng mga tao at maging ng mga eksperto sa lugar, dahil maaaring gumewang-gewang ito na mas lalo mo lamang ikatroma. Number 8, Dinosaur Fossils. Ilang mga archaeologists mula sa University of Reading ang nakadiskubre ng isang unique ng fossil ng dinosaur mula sa Dinosaur Provincial Park sa Alberta. Ito ay naganap noong 2007. Nakakita kasi sila dito ng talaga namang napakagandang pagkakapreserve ng katawan ng isang bata pang herbivorous dinosaur, na kung saan ang dinosaur na ito ang kauna-unahan sa kanyang uri na nadiskubre ng mga researchers. Ang katawan nito ay mabilis na inanalyze at nadetermine na nila na ang dinosaur na ito ay namatay nasa 75 milyong taon na ang nakararaan, at ang katawan nito ay natural na namummified matapos itong malubog sa isang malalim na putikan. Ang diskubre na ito ay nagbigay sa mga scientists ng panibagong perspektibo sa kung ano ang itsura ng mga dinosaur at kung anong klase ang pamumuhay nila. Number 7, amoy ng nabubulok na isda. Ang mga residente ng South Sainte Marie ay nagsimulang mapansin ang talaga namang malakas at masangsang na amoy ng mga nabubulok na isda, na ito ay nagmumula mula sa isang fish sauce factory na binuo at sinimulang ipatayo noong 1990s. Ayon nga sa naging imbestigasyon ng mga otoridad, ay napag-alaman nila na ang factory ay nag-o-operate pala sa ilalim ng hindi maayos o malinis na kondisyon. Ngunit hindi lamang ito ang illegal na ginawa ng may-ari ng factory na ito, dahil napag-alaman na hindi na rin binabayaran ang kanyang mga manggagawa. Nang mabisita nga ito ng mga regulatory agencies at matapos nila itong ma-inspection, ay napag-alaman nila na inabandona na ito ng may-ari ng factory na kung saan ay naiwan dito ang tuneto na ladang mga isda at malaking pagkakautang nila ng tax sa gobyerno.
na kung saan ang mga isda na ito ay nagsimula na ngang mabulok hanggang sumangsang na ang amoy na nagdulot para halos malaso na nito ang buong kapaligiran. Inabot nga ng 2 at higit pang mga taon bago tuluyang may pasara ang factory na ito at matabunan ng mga semento. Dahil kung hindi nila ito gagawin ay siguradong makakapinsala na ng malaki sa kapaligiran ang naidulot na problema ng factory. Number 6, hindi matukoy na halimaw. Noong 2023 ay nadiskubre ng mga scientist ang bungo ng isang hindi matukoy na species ng hayop. Noong una ay hindi naman nila ito inisip na kakaiba. Ngunit nang makita nila ang kabuuan ng bungo ay napagtanto nila na ito ay kasukat halos ng bungo ng isang tao. Pero ang kakaiba dito ay talaga namang meron itong pamatay na mga pangil na nagpapakita na kung kanino man ang galing, ang bungo na ito ay siguradong isa siyang predator. Ngunit kahit na nakita na nila ang mga katangian na ito, ay patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga scientist ang labi na ito na kanilang nadiskubre. Dahil hindi pa rin nila alam hanggang sa ngayon kung ilang taon na nga ba ang bungo na ito para matukoy kung kaninong era ng mga hayop ito nagmula. Ngunit kung sakali mang mapatunayan nila na bago pa lamang ang bungong ito, ngunit hindi nila matukoy kung kanino ito nanggaling, ay isa lamang ang ibig sabihin nito na maaaring malapit na silang makadiskubre ng bagong species ng mga hayop na hindi pa natin nakikita. Number 5, pyrosomes. Noong 2017 ay nagsisimula ng mapansin ng mga mangingisda sa Canada ang isang kakaibang species o hayop na ngayon pa lamang nilang nakita na kung saan ay transparent ang mga nilalang na ito na parabang mga cucumbers. Ito ay ang mga pyrosomes. Ang mga pyrosomes ay typical namang matatagpuan sa mga warm tropical waters at meron din silang abilidad na magliwanag. Pamalagian mo rin silang makikita na nagtitipon-tipon sa isang kolonya na kung saan ay umaabot ang haba nila ng 20 cm hanggang sa 8 metro. Ang paggalaw ng mga pyrosomes colony ay kinokontrol sa pamamagitan ng agos ng tubig o maging hampas ng alon. Ngunit dahil nito lamang ay unti-unti nang umiinit ang ating mundo, kasabay nito ay umiinit rin ang tubig na pinagagalawan nila. Kaya naman nagdulot ito para mag-migrate ang napakarami sa kanila papunta sa North America. Ayon sa mga researchers ay nakakolekta sila ng 70,000 na mga individual na specimen ito sa loob lamang ng 5 minuto sa pamamagitan lamang ng paggamit ng isang troll net. Number 4, ang mahirap na desisyon. Ang pamilyang Macmillan na nakatira sa Canada ay gumawa ng isang napakahirap na desisyon na kung saan ay napagdesisyon na nila na iwasan o hindi tangkilikin ang mga modern na teknolohiya at palitan ito ng mga teknolohiya mula pa noong 1986. Pero bakit nga ba nila ginawa ito? Gusto kasi ng mga magulang ng pamilya na maranasan ng kanilang mga anak ang childhood na kanilang naranasan noong sila ay mga bata pa lamang. Ngunit ang pinakadahilan talaga kung bakit nila napagdesisyon ng gawing ito, dahil ayon sa lalaking si Blair, ang ama ng pamilyang ito ay napapansin niya na kasi ang kanyang pinakamatandang anak na halos babad na sa paglalaro ng kanyang iPad. Hanggang sa dumating na nga sa punto na ayaw na nitong lumabas o kahit maglakad man lang saglit. Pero talaga namang masasabi na isang magandang desisyon ang kanilang ginawa. Dahil ngayon ay buong pamilya na silang nanonood ng mga pelikula at cartoons sa isang lumang VCR. At nakikinig ng mga music na narecord nila gamit ang audio cassettes. Pamalagian rin kumukuha ng larawan si Blair ng kanyang mga anak gamit ang isang film camera. Inaamin naman ng mag-isawa na paminsan ay namimiss din nila ang modernong teknolohiya at mga gadgets. Ngunit hindi daw nila babawiin ang naging desisyon nila para sa kasiyahan ng kanilang anak at buong pamilya. Number 3, katawan ng mga bata. Sa syudad ng Kamloops na matatagpuan sa British Columbia, ay natagpuan ng 215 katawan ng mga indigenous children o mga katutubong bata. Ito ay nakita sa dating residential school site na kanilang pinapasukan. Ang residential school system ay unang ginawa at in-establish noong 1876 sa ilalim ng pamumuno ng Prime Minister na si John Macdonald, kung saan
ay pinilit ang mga katutubong kabataan na sumali sa lipunan sa labas ng kanilang tribo. Ang kondisyon sa mga paaralan na ito ay talaga namang hindi madali na nagdulot para mamatay ang libo-libong mga kabataan dahil sa pagkagutom, sakit at pagiging bayolente ng mga nakakasalamuhan nila. Ngunit ang nakakagulat dito ay pinilit ang ganitong sistema hanggang noong 1990s na kung saan ay opisyal na itong tinigil ng gobyerno ng Canada at nanghingi sila ng patawad taong 2008. Ang pagkakadiskubre ng mga sikretong libingan ay talaga namang nagpapakita lamang kung gaano kahirap ang naranasan ng mga katutubong tao sa loob ng 100 taon at mahigit pa, na kung saan ay tinatayang nasa mahigit 200,000 mga kabataan ang namatay dito habang naninirahan sa mga pasilidad na tinayo ng gobyerno. Number 2, binalikong mga puno. May grupo ng mga puno na tila ba binaliko na matatagpuan sa reyon ng Saskatchewan sa bansang Canada pa rin. Ang mga punong ito ay mga aspen na kung saan ay tumutubo sila sa kakaibang pamamaraan. Ang kanilang buong katawan kasi ay bumabaliko sa talaga namang kakaibang paraan. Natagpuan ng mga scientist ang rason kung bakit bumabaliko ang mga puno na ito. Ito ay dahil sa kanilang gene na matatagpuan sa kanilang katawan na kung saan ay pwede itong ikamatay ng mga puno. Kaya naman ikinagulat ng mga eksperto kung paanong nagawang makasurvive o mabuhay ng mga puno na ito sa kabila ng kanilang kakaibang estado. Pero kahit ano pa man ang rason ay isa lamang ang malinaw, na talaga namang dinarayo ito ng maraming mga turista na natutuwa sa tuwing nadadaanan nila ito at nasasaksihan ang mga puno na ito na parabang sa mga libro lang natin pwedeng makita. Bago tayo dumako sa unahan ng ating listahan, ang larawan na ito na nagpapakita ng tila ba mga nanigas na halimaw sa mayelong parte ng Canada. Ngunit napag-alaman nila na hindi naman talaga mga halimaw ito, kundi ay mga sanga at ugat lamang ng mga puno na nanigas. At nadagdagan lamang ang kakaibang itsura nito dahil sa mga tumutulong nanigas na yelo. Pero talaga namang kahit na sino ay kikilabutan kung sakaling makita nila ito ng personal. Number 1, fossil ng pinakamatandang jellyfish. Alam mo ba na sa Yoho National Park sa Western Canada ay nadiskubre ng mga archaeologists ang pinakamatandang fossil ng mga jellyfish na nabuhay sa ating mundo? Ito ay nangyari nito lamang August 2023. Talaga namang gumimbal ito sa buong mundo dahil napag-alaman nila ng mga fossils ay nasa 505,000,000 taon na ang tanda. Pero na-preserve sila sa talaga namang napakagandang kondisyon. Matapos madiskubre ang mga species nito ay pinangalanan silang Borgesomedusa pasmiformis at sila ay nakaklasify bilang Canidarians. Ngayon ay itinuturing na sila bilang pinakasinaunang multicellular living beings. Ang pagkakadiskubre ng mga bagong species nito ng sinaunang jellyfish sa bansang Canada ay nagdulot para mas lalong maintindihan ng mga scientist kung ano nga ba ang itsura ng ating karagatan noon at sino nga ba ang namumuno sa karagatan sa mga panahon na nabubuhay pa ang jellyfish nito, na talaga namang kung hindi dahil sa pagkakadiskubre ng sinaunang jellyfish nito ay hindi natin matutuklasan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo, gusto mo bang pumunta sa Canada para makita ang mga natalakay natin sa ating listahan? I-comment mo naman yan sa baba.